Sa ngayon po, ito po'y katotohanan, meron pong $371 million na contempt charge ang ating junior dahil ayaw nga niyang isa publiko kung nasaan yung tagong yaman nila sa Amerika para pambayad doon sa mahigit 3 bilyon na inaward ng hukuman sa mga biktima ng martial law. Takot po sila sa katotohanan. Takot sila sa katotohanan na binudol nila ang taong bayan. Na sabi nila, magkakaroon daw ng pagkakaisa, pero ang nangyari po, lantaran na korupsyon. At ngayon po, hindi lang korupsyon, tayo po'y kinakalagkad sa gera. Mamamatay ang maraming Pilipino sa isang gera na wala naman pong interes ang ating mga kababayan. Hindi lang po korupsyon ang problema ngayon na lantaran, nandyan po ang smuggling, nandyan din po yung banta sa mga buhay ng mga mahirap ng mga Pilipino, mga kasundaluhan na nais nilang mamatay dahil lamang nais nilang mabawi ang nakaw na yaman nila na hanggang ngayon po ay nandoon at naka-free sa Estados Unidos. Sa ngayon po, ito po'y katotohanan, meron pong $371 million na contempt charge ang ating junior dahil ayaw nga niyang isa publiko kung nasaan yung tagong yaman nila sa Amerika para pambayad doon sa mahigit 3 bilyon na inaward ng hukuman sa mga biktima ng martial law. At ang iniestima po ng halaga ng kanilang ninakaw na yaman na nakatago ngayon sa Amerika ay hindi bababa sa $125 billion. Ito po ang dahilan kung bakit siya'y bumalentong na siya'y bago manumpa bilang presidente. Ang sabi niya, ang China ang pinaka-importanteng aliado niya. Pero nang siya'y bumalik sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa Amerika, bumalentong na po. Sila po ang pumasok sa secret deal tungkol sa kanilang tanging yaman na nais nilang mabawi ngayon. Mantakin nyo, pera ng taong bayan, linapa na priest ng Amerika at ngayon ginamit ng Amerika bilang instrumento para mabili ang loyalty ng ating junior at para nga malagay sa alanganin ng buhay ng ating mga kababayan sa isang gera na wala po tayong interes. Ulitin ko po ang interes ng mamamayang Pilipino, magamit ang kanyang panlabas na relasyon para magkaroon ng mas maraming pagkain sa pagkainan ng Pilipino. Wala po tayong interes na makipaggera dahil hindi matanggap ng Amerika na ang China ngayon, dati mahirap, ay mayaman na at sa lalong madiling panahon, mauunahan pa sa kayamanan at sa pagkalakas ng kanyang militar ang Estados Unidos. Power trip po yan ng Amerika, hindi dapat dahilan para ikamatay ng mga Pilipino. Pero ngayon po, ngayong araw nito, ipagluksa po natin ang kamatayan ng demokrasya. Narito na naman po ang martial law. Sinusupil ang ating karapatan ng malayang pananalita at mapayapang magtipon-tipon para ilabas ang sama ng loob sa gobyerno dahil hindi nila matanggap na yung 31 million karamihan sa atin e na-realize ng binudol tayo ni Junior Budol-Budol King kasama na ang kanyang may bahay na alam po natin na siyang ay pugay sa kanya. Huwag po tating payagang mamatay ang demokrasya, labanan po natin ang puwerso ng kadiliman, ipaglaban po natin ang ating karapatan, ipaglagan po natin ang ating saligang batas, ipaglaban po natin ang mahal nating bansang Pilipinas. No to dictatorship at panahon na ng ang taong bayan dahil sa mga binaling pangako, kasama na po dyan ang 20 pesos na kada kilong bigas, na tayo po ay nabigo at nakasulat sa tubig at sa hangin. Panahon na para tayo magkasama-sama at maghusga. Na kinakailangan, masisanti na ang presidente na nagbudol sa taong bayan at tayo po sa isang boses ay magsabing Marcos resign. Yan po ang tunay na dahilan kung bakit sinupil nila ang bustos. Dahil dun sa bustos, sa kanoon ng pagkakataon, ang hinaing ng taong bayan, ang sigaw ng taong bayan, Marcos resign, bako ka naming sisantihin bilang presidente ng Pilipinas. Pasensya na po kayo, tayo emotional dahil sa ang buong akala ko po nung ako'y aktivista mula pa nung high school at nung college, hindi na po mangyayari ang diktadura muli na tayo po ay matututo na sa ating kasaysayan, na tayo po ay paninindigan ng ating mga karapatan. Pero gaya nyo po, nabudol tayo at ngayon po, nauulit muli ang ating mapait na kasaysayan na meron na namang diktadura, anak pa ng Marcos Sr.
Ano po ang say ng ating mga viewers? Pasensya na kayo. Hihinga muna po ako ngayon dahil nag-aalarma na aking relo na high blood na naman ako. At dapat lang po tayo ma-high blood dahil ang yunuyurakan natin ay ating mga pagkatao. Dahil kapag hindi po rinespeto ang karapatang pangtao, tinatrato po tayo na parang hayop samantalang tayo po ay binuunang may kapal sangayon po sa imahe ng ating Panginoon. At yung karapatan na yan, dahil tayo nga po ay hinugit sa imahe ng ating Panginoon, ay kasama po ang malayang pananalita at malayang karapatan na magtipong-tipong para ilabas ang saloobin laban sa gobyerno. Karapatan po natin yan, huwag tayo magpasupil at maaalala natin ngayon ang araw na ito. Ang araw na ito ay ang araw, Abril 28, ang araw kung saan sinupil ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa Bustos, Bulacan. Never again to martial law, never again to Marcos dictatorship. Ano po ang say ng ating mga viewers? Tignan po natin ang say ng ating mga viewers. Jasmine, attorney, nakakalungkot at biglang nakansila ang maisog. Hindi po ba natin kayang labanan ng pagsusupil? Paano po ang mga susunod? Praying for a better Philippines. Naalarma lang po ang presidente nung nagkaroon ng kompirmasyon na 300 na sibilyan ang may hawak-hawak, mga mukhang drugista lahat. May hawak-hawak para ng mga pamalo no, na gagamitin laban sa taong bayan. Kaya iniwasan po ng presidente na masaktan ang ating mga realista o di naman kaya mamatay dahil sa mga itsura po ng mga yon, mga goons na yon, eh talaga po papatay sila para sa diktadoryang rehimen. Winterson Ambion, High Spokes, may labalitin po ba sila sa pagharang sa Peaceful Assembly? Meron po. Yan po ay krimen ng grave rebellion at sa mga pulis po na out of jurisdiction pa dahil hindi naman sila mga taga-Bustos, yan po ay act of oppression. Dahilan para sila ay masisante, hayaan nyo po, sasampahan namin kayo ng kaso. Promise po yan. Hindi po po pwede na babaliwalain ang karapatang pantao, lalabagin ninyo at wala kayong pananagutan. John Carmonilio, soft ML. Mag-declare na lang kasi dapat ng ML, total. Pero panggigipit sa mga ayaw sa kanila, duwag si BBM. Alam nyo kung bakit ayaw niyang magdeklara ng martial law? Kasi po pwedeng mabaliwala yan ng hukuman at ng korte. Dati-rate, talagang presidente na magdedesisyon kung dapat mag-martial law. Ngayon po, hindi. Dahil nga natuto na tayo sa kasaysayan, ay meron na ngayong jurisdiksyon ang hukuman at ang kongreso na baliwalain. Kaya hindi siya nagdedeklara ng martial law dahil alam niya baka mabaliwala ng hukuman o di naman kaya ng kongreso. Okay, Grim Reaper, buti pa sa panahon ni FPRD, madaming rally noon, karamihan wala pa permit, yet FPRD didn't do anything to stop them versus the current admin, takot na takot. Kaya nga po, talagang dapat pag-isipan natin, siguro ang presidente dapat meron pong pinag-aralan ng alam niya ang basic kung ano talaga ang demokrasya. Ang importansya po ng malayang pananalita, dahil sa pamamagitan ng pananalita, tayo po nagkakaroon ng paninindigan at lahat po tayo naghahanap ng solusyon sa ating mga napakaraming problema. Kaya kinakailangan, hayaan ang debate sa mga issue at hayaan natin na mga taong bayan ang siyang humusga sa mga pulisiya ng gobyerno sa pamamagitan ng kanilang mga paninindigan. Ruth Bandibas, wala po pala talaga kayo sa press ko ni Tatay Spokes. Well, ako po ay nag-live na lang dahil alam ko po na sa panahon ngayon, bagamat sinupil nila ang rally kung saan mga 50,000 ang makaka-attend, mas marami pong makakapanood sa ating broadcast. Dahil bagamat sila po ay pinaglalaroan na ang ating Facebook at kakaunti na lang ang reach ng Facebook, sa ating TikTok po, milyones po ang nararating natin. Kaya po importante na iparating na meron na po tayong undeclared martial law at kinakailangan panindigan ng mga ating kababayan ang ating karapatang pagtao.